ang pagiging ama ang isa sa pinakamagandang bagay na naranasan ko dito sa mundo. Minsan, may mga bagay kang dapat isakripisyo. Alang-alang lamang sa iyong anak. Handa kita ng cake at dumaan ako sa mall kanina anak. Binili ko yung gustong-gusto mong ipabili. Happy birthday anak. Wow, ang ganda. Buti naman naisipan mong bumili. Alam mo ba? Binawas ko yung isang linggo kong sweldo para may maibigay naman ako sa'yo. Hey, ganun ba? Oh, sige, matutunan ako. Oh anak, hindi mo lang ba ito kakainin? Hi, Bess! Nakakairita. Nakakainis. Ako na siguro ang pinakamalas na anak sa buong mundo. Pinanganak siyang bulag. At dahil doon, ang dilim-dilim niya ng buhay ko. Hindi niya maibigay ang mga bagay na gusto ko at maging ang buhay na inaasam ko. Pahinga ng pera, pambayad ng klase ko sa school? Eto na lang muna, anak. Ano ka? Yung lang? Sensya na. Wala pa kasi ang sahod. Ang klase pinagtatrabahoan yan? Ano na nga yan? Familiar siya sa akin, ah. Hindi, wala lang yan. Balik na. Jen? Ano? Anak, may nagawa ba akong mali? Oo, meron! Bakit pa kasi ikaw ba naging ama ko? Sana hindi tayo ganito! Bakit ka ba kasi iniwan ni Nanay? Angel, anak. Bakit pa kasi pinanganak ka pang bulag? Wala naman akong iba hinahangad, kundi ang kabutihan lang ni Angel. Mahirap lang kami. Wala akong ibang trabaho na mapapasukan. Ginawa ko ang lahat, maibigay lang ang mga bagay na gusto niya. Pero siguro, hindi pa yun sapat. Thank you.
siya pang naging ama ko. Hiyang-hiya na ako. Hiyang-hiya akong ipagsigawan sa buong mundo na siya yung naging ama ko. Hanggang sa isang araw may nalaman ako. Pinakamadilim na mangyayari sa buhay ko. Hindi ko naman masisisi ang aking apat na taong kulang na anak. Sa nangyari. Bakit kasi ito ba naging ama ko? Siguro nga, nagkaslanan ko pa kung bakit nabuhusan siya ng chemical sa mata. Kaya't bilang isang ama, nararapat siguro na ibigay ko aking mga mata. Gusto ko na kasabay ng paglaki niya ay ang pagpatuloy na pagmulat ng kanyang mga mata. Gusto kong makita niya kung gaano kaganda ang mundo at kung gaano ko siya kamahal. Sana nga lang ay hindi niya ikakahiya ang magiging bulag niyang ama. Siguro nga ay ito na ang magiging huling pahina ng kwaderong ito. Paalam. Day, gising na po kayo. Wait lang. Doktor? Bakit? Sino ka? Nabasa ko ang huling pahina. Ang sakit. Ang sakit isipin na yung amang kinasusuklaman ko ay ang taong nagsakripisyo para sa akin. Siguro nga ay marami akong natutunan. Natutunan ko na wala nang masigit pa sa sakripisyo at pagmamahal ng magagawa ng isang ama. Isang aral na babaunin ko habang buhay. Para sa mga anak na kagaya ko, mahalin natin ang ating mga ama. Sapagkat ang kanilang sakripisyo ay hindi matutumbas sa kailangan. Ngayon na alam ko na ang sakripisyo na kanyang ginawa. Nawala man ang lahat ng kanyang alaala. Ngunit hindi na mabubura sa aking puso't damdamin ang pagmamahal na kanyang ikinalang. At patuloy ko siyang mamahalin hanggang sa huling pahina ng aking buhay.